Handa na ba kayo? Ngayong araw ay magkakaroon tayo ng bagong talakayan. Halina't mag-aral! Ako pala ang inyong guro, Abram Rivera. At kapag hindi ka pa subscriber, don't forget to subscribe and hit the notification bell para handa ka at updated ka sa mga bagong lesson na i-update ko. Tara na! Halina't at mag-aral tayo! Ngayon, pag-aaralan natin ang mga lungsod-estado ng Gresya. Magsisimula ng panahong Heleniko, umusbong ang mga lungsod-estado sa Gresya. Dalawa sa mga nangunang lungsod-estado ay Sparta at Athens. Laganap ang digmaan sa panahong Heleniko. Nagtatag ng mga muog ang mga Griego sa mga burol at tuktok na bundok bilang pananggalang laban sa mga kaaway. Sa paligid ng mga muog na ito, nabuo ang mga lungsod-estado na tinatawag na polis. Ano nga ba mga bata o grade 8 ang polis? Ang polis ay ito ay isang lungsod-estado sa sinaunang Gresya at isa rin itong unit ng pampolitika. Nakakasunod, grade 8. Kapag may mga katanungan, huwag mahiyang itaas ang kamay. Ang polis ay binubuo ng tatlong bahagi. Una, Acropolis. Makikita dito ang templo at gusaling pampubliko. Karaniwang matatagpuan sa mataas na puok tulad ng burol o maliit na bundok at pinalilibutan ito ng mga pader. Nandyan ang larawan. Pangalawa, Agora, pamilihan na matatagpuan sa ibaba ng Acropolis. So ngayon, masasabi natin na ang Agora ay isang palengke. So masang-ayon ba mga bata? Grade 8? Magaling! Pangatlo ay ang Polis. Binubuo ng mga nakapaligid na kanayunan sa lugar na iyan. Nakakasunod mga bata, magpatuloy tayo. Merong sistema ng pamamahala sa polis. Una, aristokrasya. Ito ang pinamahalaan ng maliit na pangkat ng pamilihang maharlika o pamilyang maharlika na nagmamay-ari ng mga lupain. Ito ay nabibilang sa mga mayayamang pamilya. Pangalawa, oligarkiya. Pangkat ng mga mamamayang mangangalakal sa ibang lungsod at nakikipag-alyansa sila sa mga aristokratikong pinuno upang mamahala sa mga lungsod-estado. Sa madaling salita, ito ay isang uri din ng mga mayayamang tao na kung saan nagbibigay sila ng mga tulong pinansyal sa namamahala sa lungsod-estado para mabigyan sila ng proteksyon, mabigyan sila ng kanilang pangangalakal dyan sa estado. Pangatlo, monarkiya. Ito ay pamamahala ng isang hari o rena. Pang-apat,
tyranny o tyrannia. Ang pinuno na tinatawag na tirano nagiging pinuno na mula sa kanyang personal na lakas. Mula sa uri ng pamalang ito, umunlad ang pagbabago sa pamamahala na nagbigay daan sa pagsilang ng demokrasya. So pag sinabing tyranny, ito ay isang pamamaraan na kung saan inagaw mo ang pamumuno sa isang taong namumuno. So gumamit ka ng dahas na sarili mong lakas para lang matalo ang kasalukuyang namumuno sa estado. Nakakasunod? Magaling! Magpatuloy tayo. Isa sa dalawang sikat na estado na sumibol sa Gresya ay ang Sparta. Ano nga ba ang Sparta? Magaling! Sino pa? Mahusay! Ang Sparta ay isang lungsod sa katimugang Gresya. Ang mga Dorian ang nagtatag ng mga polis ng Spartan. Ang tawag sa tao na nakatira sa Sparta ay Spartans. Sinakop ng mga Spartan ang mga kalapit na rehiyon. Sa pilitang pinagtrabaho ang mga nasasakop bilang helot sa kasahan. Higit na nakakarami ang helot kaysa sa mga Spartan. Para maiwasan ang pagkakaroon ng sigalot ng mga Spartan sa helot dahil mas marami nga ang mga helot, isang pamahalaang militare ang may hawak ng kapangyarihan sa pagpapanatili ng kaayusan. Ano nga ba ang helot? Ang helot ay mga mababang uri ng tao sa polis. Sila ang mga aliping nagtatrabaho sa mga polis. O di ba sabi kanina na di hamak ang numero, ang bilang ng mga helot kaysa sa Spartan. So para maiwasan ang sigalot dahil pinagtatrabaho ng mga Spartans itong mga helot na ito, so nagkaroon sila ng pamahalaang militar para maiwasan ang sigalot sa dalawang partido. Nakakasunod? Magaling! Mahusay! Magpatuloy tayo! Ngayon, dadako naman tayo sa katangian ng mga Spartans. Sino ba sila? Ano-ano ba sila? Ano ang kanilang kakayahan? Una, tanging malalakas at matatapang na Spartan lamang ang nananatiling buhay. Iniiwan ang mga masasakiting sanggol sa tuktok ng burol at hinahayaang mamamatay. Ganun kalupit ang training ng mga Spartans. Sa gulang na 7 taon, ipinapadala sa mga kwartel o kampo ng militare ang mga lalaki upang manirahan sa loob ng 23 taon. So doon sila from 7 years old to 23 years old, nandun sila sa kampo, sa barracks ng mga militare para sa pagsasanay. Bakit nga ba sila nagsasanay? Mamaya, ipapaliwanag natin yan. Dito, ano ang ginagawa ng mga Spartans doon
dahil simula gulang pito, inaalis na sila sa bahay nila. So ang ginagawa nila dito, pinapalakas ang kanilang katawan, tinuturuan sila ng disiplina at pinaghahanda sa panahon ng digmaan. Ganun katindi ang ehersisyo, ensayo ng mga Spartans na mga kalalakihan. At meron lamang silang nag-iisang suot. Ano yon? Sige nga, sino makapaghula? Magaling! Ang kanilang suot ay isang uri ng balabal, kung tawagin ay tunic. Natuto ang mga lalaking maging matapang at magtiis sa hirap na hindi dumadaing. So bawal sila dumaing na nahihirapan sila. Ganun katindi ang kanilang training ground. Dahil nga, inahahanda ang kanilang katawan, ang kanyang isipan at disiplina sa darating na mga digmaan. Sa pagsapit ng gulang ng 30 taon, ano ang nangyayari sa kanila? Nililisan ng lalaki ang kwartel upang mamuhay ng ganap na mamamayan ng estado. So, saka lamang sila aalis sa pagiging Spartan, pagiging sundalo, okay, ng estado kapag sila ay nakasapit ng gulang 30 taon. Nakakasunod? Magaling. May mga tanong? Wala. So magpatuloy tayo. Sumunod ang Athens. Isa rin ito sa mga sikat na lungsod-estado na sumibol sa sinaunang Gresya. Naging matagumpay ang Athens sa larangan ng kultura. Kinilala itong dakilang sentro ng kulturang Griego. Itinuturing ng mga Athenian na guro sa lahat ng mga Griego ang kanilang lahi. Ipinagmalaki nila ang kalayaang kanilang tinatamasa at maging ang kanilang kausayan bilang mga artista, makata, manunulat ng mga dula at paham o mga sintipiko. Ang mga Griego ang unang nagtatag ng pamahalaang demokrasya. So kung ating titignan, napakalayo ng mga Athenians sa Spartans. Bakit? Ang Spartans, they focus on their physical appearance dahil sila ay nagsasanay para sa digmaan. Samantala, ang mga Athenians, nagfo-focus naman sila sa kanilang mga akademya, kultura, at mga pamumuhay kung paano mapaunlad, mga skills, filosofiya. So, doon ang focus nila. Dahil naniniwala silang higit na maganda ang buhay kung magagamit ang pag-iisip para mapaunlad ang kakayahan. Sinabi ko sa inyo kanina na ang mga Griego ang unang nagtatag ng pamahalaang demokrasya. Ano nga ba ang demokrasya? Ang demokrasya ay uri ng pamahalaan kung saan ang mga mamamayan ay may tinatamasang kalayaan na siyang namumuno sa pamahalaan.
mas higit na makapangyarihan ang mga mamamayan kaysa sa mga namumuno. Ayan ang demokrasya. May mga katanungan? Patuloy tayo. Ngayon, dako naman tayo sa mga namumuno o kilalang tao sa lungsod-estado ng Gresya. Maraming panahon ang binilang bago na itatag ang demokrasya sa Athens. Pinamahalaan sila ng hari. Tinawag na Archon ang mga opisyal ng pamahalaan na nagahari sa lungsod-estado. Hindi pantay ang pamamahala ng mga Archon sapagkat mas higit nilang pinapanigan ang mga may kayang uri sa lipunan. Kaya't si Draco ay isang uri, isang Archon din na Athens, sumulat ng batas ng lungsod upang maiwasan ang pag-aalsa ng mga maralita. At ito ang pinakaunang kudigo ng Greece. Sa sinulat na batas ni Draco, maging ang mga opisyal ay kailangan sumunod sa batas at hindi ayon lamang sa kanilang kagustuhan. So may mga kaunting pagbabago. Kahit may mga batas na, patuloy na nalungkot ang mga Athenian sa mga nagaganap. Bakit? Dahil marami sa mga maralita ay nagpaalipin upang makabayad sa pagkakautang. Nakakasunod? Dahil dito, may isa pang taong naging kilala uli. Siya ay si Solon. Ano ang kanyang ginawa? Isang mambabatas at makata na kilala sa pagiging matalino at makatarungan. Inalis niya ang utang ng mga maralita at ipinagbawal ang pag-aalipin bilang kabayaran sa pagkakautang. Binago ni Solon ang sistemang pampolitika na nagpataas ng kapangyarihan ng mga taong nabibilang sa gitna at mababang antas sa lipunan. Napaunlad at napatatag ang ekonomiya, gayon din ang pamumuhay ng mga Athenians. Nagtakda rin siya ng sistemang pambatas kung saan lahat ng mga mamamayan, lalo na ang mga nakakatandang kalalakihan na ipinanganak sa magulang na Athenian ay maaaring manungkulan bilang mga huwis. Pero ito ay nagkaroon ng pagbabago. Sa pagkamatay ni Solon, nauwi sa isang digmaang sibil ang mga tunggalian ng mga partido, politikal at sektor na walang lupain sa mga distritong rural. Isang malakas na aristokrasya ang pumalit sa kanya. At doon na nagsimula ang pamamahala ng isang tirano dahil sa pilitang inagaw sa kanya ang kanyang kapangyarihan. At sino kaya ito? Sino kaya ang umagaw sa pwesto ni Solon? Magpatuloy tayo.
siya ay si Pisistratus. Isa sa mga politikong hindi nasiyahan kay Solon. Inagaw niya ang kapangyarihan mula kay Solon sa sinaunang Griego. Isang tyrant ang kanyang pamumuno sa Greece dahil ginamit ang sariling lakas para maagaw ang pamumuno sa isang namumuno. Maraming mga magsasaka ang sumuporta sa kanya dahil kahit ganun siya kalupit sa pamumuno niya, marami pa rin mga magsasaka ang nagustuhan siya. Sa kadahilanan, binibigyan niya ito ng tulong pinansyal. So, sa makatuwid, may suhol na binibigay siya. Nakakaintindi, nakakasabay, magaling! Sa panahon ni Pisistratus, kahit siya ay malupit, nagkaroon din ng kaunting pag-aayos o nagkaroon ng kaunting pagbabago sa Griego. Inayos din niya ang sistema ng patubig sa lungsod at pagpatayo siya ng magagarang templo at bukal. Pagkatapos, pinaunlad din niya ang larangan ng kultura. At dahil doon, sinuportahan niya ang mga eskultor at pintor at mga dulang pagtatanghal. At dahil sa nangyaring ganon, kinilala ang Athens bilang maningning na sentro ng kulturang Griego. Nakakasunod? May mga katanungan? Magpatuloy tayo. Sumunod ay si Clisthenes. Isa si Clisthenes sa pinatapon ni Pisistratus. Naging makapangyarihan sanhi ng ipinangako niyang reforma sa saligang batas. Siya ang nagtatag ng demokrasya sa Athens. Tandaan ang mga pangalan. Ginawa niyang bukas ang assembly sa lahat ng kalalakihang malaya. May ari-arian man o wala. Pagkatapos, walang karapatang magkahi ng batas ang assembly. Hawak ng pribilehiyong ito ng Cook Council of 500 na pinili mula sa lahat ng mamamayan sa pamamagitan ng palabunutan. So sila nandoon sa Council of 500 ang siyang magmumungkahi ng mga batas sa kanilang estado. So hindi na doon sa assembly. Kung dati ay nandoon sa assembly ang kapangyarihan na gumawa ng mga batas, magmukahin ng mga batas, sa panahon ni Clisthenes, nawala na ito. Ito ay napunta sa Council of 500. At ang Council of 500 ay binubuo ng iba't ibang uri ng mamamayan sa kanilang estado. At ang nauukol sa depensa at ugnayan ng palabas ay hawak naman ng isang hunta. Ano naman ang hunta? Ito ay binubuo ng 10 general na pili sa assembly at tinatawag na strategy. May mga katanungan? Magaling, magaling. Ayan, natapos na natin ang isang aralin patungkol sa mga lungsod-estado ng Gresya. Sa susunod na aralin at susunod na pagkikita, tayo ay magkakaroon ng pagsusulit sa ating tinalakay.
May mga katanungan pa ba? Naway, may napulot kayong aral sa ating tinalakay. Maraming maraming salamat sa araw na ito at hanggang sa muli! Bye!